Hindi isang kaldero, kundi isang obra na simbolo ng SEA Games. Ganyan dinepensahan ng chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na si House Speaker Alan Peter Cayetano ang binabatikos na cauldron ng SEA Games na sinasabing nasa 50 milyong piso ang halaga. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ganito ang itsura ng sinasabing 50 million pesos na cauldron sa New Clark City na sisindihan sa pagsimula ng Southeast Asian Games sa susunod na linggo. Kontrobersyal dahil sa laki umano ng ginugol batay sa lumabas sa budget deliberation sa Senado. Kanina, si House Speaker Alan Peter Cayetano ang humarap sa mga senador bilang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC. Are we spending a lot of money? Yes. Is it excessive? No. Is it overpriced? No. Singapore spent 15 billion in hosting alone in 2020. With all due respect, we never said that this was overpriced. The cauldron that has been put in the spotlight is cheaper than what was built by Singapore in the last 4 years. 4 years ago, 63 million. And yung sa Singapore po, hindi po national artist. Why? Because the cauldron po is the symbol. It's not one of the symbols. It's the symbol of the games, whether it's Olympic Games or SEA Games, and it's a work of art. So while some people may see a cauldron, we see a monument, we see the athletes, we see the burning flames that represent hope and the fighting spirit. For 50 million, you want to have a caldero? It's a question of propriety. It's a question of priority. Doon sa 50 million, dibang pong silid paaralan ang ating mabubuo, kailangan ba natin ng ganung kaluhong facility na nothing to do with training, ha? Ang SEA Games cauldron ang huling obra ng National Artist for Architecture na si Francisco Manyosa. May taas na 40 talampakan at gawa sa full stainless steel at fiberglass. Sa loob ng 11 araw habang ginaganap ang SEA Games, nakasindiraw ang apoy nito. Kaya may nakalaan ding 5 milyong piso para sa LPG na gagamitin. Kaya nila sinabing 50 million, sinama nila yung 5 million na kailangan sa fuel dito. That's not only the fuel but the mechanism and everything else. No? Kwestiyon din ni Senador Franklin Drilon ang 9.5 billion pesos na athletic stadium, aquatic center at athletes village sa New Clark City, gayong pwede namang i-rehabilitate lang ang Rizal Memorial Complex sa Maynila. Mas mura pa raw. Rizal Memorial's track and field is almost 84 years old and the IA International Track and Field Association have modes of certifying it and the place may not be of standard now based on the accreditation form. Okay. So it is impossible from the engineering point of view to upgrade the Rizal Memorial. It is possible, sir. How much would it have cost to put the Rizal Memorial track and field up to international standard? If you put a track and field on international standard, you have to spend more than 200 million on the track, and you have to spend a billion in the bleacher, which will include a capacity of 40, maybe 50. 6 na bilyong piso ang kabuuang budget ng SEA Games, pero pwede rin pakinabangan ang mga istruktura kahit pagkatapos ng SEA Games. Businesses have been coming in. So let me assure the Senate that hindi magiging white elephant ito. In fact, BCDA has been getting inquiries by, I think, American or European teams if they can train already there for the Olympics. Handa raw si Cayetano na humarap sa investigasyon pagkatapos ng SEA Games. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Oras.